natuwa kita. Ito po masaya at the same time po kinakabahan sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Oo, oh, bago pa lang eh, di ba? Kanina-kanina ay na-announce na nga. Pero bring us back to that moment na nalaman mo nga na party ka na ng bigating comeback. At ano yung emosyon na pinaka nangibabaw sa'yo? Ah, ano po, syempre, sobrang saya. Since ngayon nga po, mabibigyan na naman po ako ng chance na makapasok po ulit sa bahay ni Kuya. Pero andun din po syempre yung kaba kasi syempre big personalities na po yung mga kasama ko doon sa loob ng bahay ni Kuya. Kinakabahan din po ako syempre sa mga ibibigay na task ni Kuya pero ayun po, lalaban po tayo. Laban lang. Ayun naman maganda kay Zach, lalaban tayo. Diba? Pero Zach, gusto ko malaman, nagpaalam ka ba kay Seham? Anong sinabi mo at anong sinagot niya? Yes naman po, of course, isa po si Seham sa mga, isa sa mga pinakaunang naka-alam na makapasok po ako sa wildcard. Oh, OMG. Ay, naka. For unang sure, sinabihan so pala partner. Alam na, di ba? Okay. So, pero ito, Zach, meron bang pagbabago sa mindset mo mula nung una kayong naging housemate, tapos ngayon naging wildcard ka na? Kasi marami nag-i-expect ha na laban mode on ka na, mas palaban na Zach na ngayon. Correct. Yes po, of course. Kasi syempre, sa ngayon po, sa paglabas ko po ng bahay ni Kuya and dala po yung mga experiences ko sa loob ng bahay, siguro po mas naging confident po ako sa sarili ko. Mas may nagtitiwala po, na po ako ngayon sa sarili ko. And yun nga rin po yung dadalhin ko ulit ngayon sa pagpasok ko po ulit sa bahay. For sure, ang gagawin ni Zach talaga ay magpakatotoo talaga siya sa loob pagbalik niya. Di ba, Zach? Sorry. Oo. Ready ka na ba sa mga mental and physical challenges? Ready na. Ano ang pinaka-kinatatakutan mong challenge? Pinaka-kinatatakutan siguro yung endurance. Kasi nung nakaraan, yung first namin, yung final five na kami, may task doon na kailangan namin magtayo sa isang dalawang pole yung paa. Yun ang nakakatakot. Yes. Eh ano naman yung sa tingin mo, sisiw lang to pag ganito yung mga task? Siguro po pag kailangan ng bilis, tsaka kailangan din siguro ng onting pag-iisip po, ng mental. Oh. Mind over matter. Mental. Oh, pag-iisip. Oo, diba? O, teka. Sabi nga nila, second chances happens for a reason. At ito na nga yung chance mo for to be that big winner, diba? So, kung papipilian ka, Zach, the task, physical or mental? Oh, mental, sasabihin niya. Halo po, halo. Halo. 50-50 partner. Ano ang mindset mo na pagpasok mo ngayon? Pakikisama or pagpapakatotoo? Pagpapakatotoo po, siguro. Kasi doon tayo minamahal ng mga nanonood po. And kahit hindi ka, kumbaga, hindi ka po ganun ka galing sa mga task, basta makita nila na you're doing you. Nakita nila, kasi para sa akin doon ka talaga mas pinapanood ng mga tao pag nakikita nila yung totoong ikaw. Kasi yun ang PBB para sa akin. It's a reality show. Tama. Ito. Diretsang sagot ang kailangan naming marinig sa'yo. Okay, sa tingin mo, ano ang edge mo kay Nathan? Siyempre, hindi physical. So, ano? So, mental, ganun? Siguro pag mga ganun po, pag mga kailangan mag... mental nga po, siguro. Oh. Ayan. Eh, kay Isabel naman. Kay Isabel, siguro po strength kasi ayun nga po. Nakalaban ko na po si Isabel once noon, medyo ayun. Pero sa Isabel po, magaling po siya sa speed eh. Oh. Mabilis. Ito naman, ano naman sa tingin mo ang edge mo kay Samantha Bernardo? Hindi ko po siya masyadong napanood nung edition nila. Siguro, hindi ko po alam kung anong edge ko. Ano na po natin pagpasok. Oh, abangan na natin. Oh, I'm sure ganun din ang sagot niya kay Angie.
Sabagay, kung hindi nyo naman sinam. Oh, si Angie. Napanood po si Angie, may isang task. Yung unang task po nila, parang panalo po siya nun na parang hindi po in-expect ng marami na magiging siya yung first dun. Ah, ganito na lang. Ang tanong na lang natin kay Zach. Ano ang gusto mong tanungin una kay Angie at kay Sam pagpasok mo sa loob? Ang tanong ko sa kanila, okay ba yung ano namin, edition? Oh, magandang tanong yan. Gusto ko di malaman. Aabangan ko yan, sige, sa live stream. Oo, aabangan ko yan sa 24/7. Sana maitanong mo din yan. Totoo. Pero teka, paano ko, ako may tanong ako sa iyo, Zach. Paano ka nag-prepare? Nung nalaman mo na magiging part ka nitong wildcard challenges, paano ka nag-prepare for this? Like, may dinala ka bang lucky charm dyan? Nag-exercise ka ba? Alam mo yun? Dasal galore? Ano ba? Ang prepare ko? More on mentally po talaga. Kasi yun nga po, kapag medyo kinakabahan ako, hindi po ako mapakali. Kaya as much as I can po, pinapakalma ko po yung sarili ko para magawa ko paano? Po nung... Paano mo pinapakalma? Kailangan din namin kasi kumalma, Bitsa. So, paano ba kumakalma isang Zach? Paano ko makalma, natutulog? Ayun na pala. Social media. Ganun. Oh, tulog-tulog. Oh, tulog gusto ko din naman. Kailangan talaga pahinga. Oh, ito, bago tayo magtapos, ano nga ba ang message mo sa iyong mga supporters? Hello guys! Hello to my charmers dyan. Sa Zach Ham, Tam Zach, Zach Bell. Maraming salamat sa pag-suporta ninyo. Ito na po. Sure na na ako po yung wildcard kasi matagal na po nilang sinasabi sa akin na tinatanong, Zach, wildcard ka ba? Opo, eto na po. Papasok na po tayo ulit sa bahay ni Kuya. And I know naman po, nandyan po kayo para sa akin mag-support. And sobrang na-appreciate po ko po kayo and grateful na nandyan po kayo para sa akin. Thank you so much po. Oo naman, nandyan sila para sa iyo. Pero Zach, bago ka pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, ano ang message mo para sa kanya? Para kay Kuya. Kay Kuya? Yes. You wanna say something? Not, gusto mo kay Seha, pero pwede rin kay Kuya. Pwede. Kay Kuya. Kuya, chill ka lang, please. Chill lang mga patas mo. Chill lang. Chill. Oh. Sana marami food. Maraming pagkain. And see, parang mas ma-sure ko yung ice cream kaysa sa food. Streamline. O, pero teka, ito na last talaga. Ito naman, pakita naman siya this time. Oh, ay, gusto niya. Good luck. Kuya, buksan ng slot. Wow, joke. Kuya, kaya. Teka. Okay, ito naman. Ano naman ang message mo para kay Seha? Ay. Seha, ingat ka dyan sa outside world. Enjoy mo lang mga projects mo na ginagawa dyan. And alam mo naman, nandiyan ang Zach Ham palagi para sa iyo na nagsusupport. Ayan. Ingat ka palagi. Kaya okay, yan. Last, ang message mo para sa sarili mo. Ngayon na papasok ka ulit sa loob ng bahay ni Kuya. Message ko sa sarili ko. Ano, Zach, kalma ka lang. stay, ano pa rin, stay true to yourself. Kasi doon kami nahal ng tao. Tapos, wag mong sayangin yung chance na binigay ulit sa'yo ni Kuya na makapasok sa bahay niya. And of course, mag-enjoy ka lang kasi yun yung isa sa pinakamahalaga sa lahat. And galingan mo. Kasi malaki-laki yung pamapanalunan mo if ever. Oh, diba? Doon tayo sa totoo. Oo, yun na yun eh. Yun talaga. Okay, maraming salamat, Zach. And good luck sa iyong journey ngayon na nasa bigating comeback ka na. And for sure, ay susuportahan ka namin from the outside world. Goodbye, outside world! Good luck! Thank you, go, good go, luck! Go. Thank you po. Pejelo, at asahin, thank you po. Bye. Bye. Grabe, dalawa pa lang yun. Adults pa lang nakilala natin at kita naman natin kung gano'n sila na Gina G sa mga magaganap sa mga susunod na araw. And for sure, nakita naman natin na nasa hotel na sila ni Kuya at nagre-ready na sila sa kanilang mga pagsubok sa mga susunod na araw. Kaya naman, tuloy-tuloy na rin natin ang ating panayam sa ating mga bigating comeback housemates ngayon naman mula sa community ng celebrities. Diba? Kanina natapos na tayo sa adults, ngayon naman sa celebrities. Grabe. Partner, this is it. This is really is it. Ito,
excited about this. Excited ako kasi inabangan natin siya na makasama natin dito sa bahay ni Kumu. And nakita ko ang interview niya kahapon. Nakita ko kung ano yung aura niya at masayang-masaya siya. Kaya naman, let us all welcome Brenda! Ayan, abangan natin si Brenda. On, diba? We've always wanted to have her on the show. Oh! Hi! Oh my Hello! Hello, can I just say Brenda. I'm super happy for you, Brenda. Thank you for guesting my live. Wow! Oh, excited talaga ako. As in, last year, inabangan ka namin ni partner. This year, inabangan ka namin ni partner. And ngayon, magkakasama na tayo at tuloy-tuloy na ang mga bigating pasabog sa susunod mga araw. Di ba, partner? Totoo yan, Brenda. Thank you so much for being here. Kausap ko lang siya kanina. Sobrang, grabe, nakakatuwa. Ay, ikaw ba yun, Miss Tay Alonso? My God. Ako, I thought it was her. Oh, my Oo, close na nga kami. Oh, diba, buhay yung about life. Oh. Anyway, Brenda, gusto ko malaman, ito na. Promise. Ha? Ito na yung chance mo talaga bumalik sa PBB. Go, go, go. Paano mo pinaghandaan ang iyong pagbabalik sa Pinoy Big Brother house? Oh my God, pinaghandaan. Lumaklak ako ng 10 energy drink kanina. Para sa taas, itutumba ko yung mga adults housemates. I think I ready myself. Charot. Wala namang talagang paghahanda kasi you cannot predict. Wala naman unexpected lahat ng mga nangyari sa loob ng bahay ni Kuya. Ang lagi ko lang inanda sa utak ko talaga is accept talaga whatever happens. Kasi hindi pa naman natin alam eh. So before naman pumasok ko ng PBB, sabi ko, papasok ako doon na blanco, magiging sponge ako. Kung ano mga mangyayari, i-absorb ko lang lahat. And then accept na lang kung negative or positive. So na-ready ko lang yung utak ko. Yung sa body naman, wala namang kailangan i-ready. Lagi naman akong nagbubuhat talaga ng mga... Oo, naalala ko lang ang pagbubuhat mo sa loob ng bahay ni Kuya. Pero eto, alam namin na pansamantala kang pumunta sa inyong probinsya. How was it? Na I'm sure nakatulong siya, kaya kitang-kita naman namin ang glow mo ngayon. Parang refresh na refresh ka naman talaga. Wala to, grabe. Broken glass skin ako. Hindi, kasi dati kasi, paglabas ko sa ng bahay ni Kuya, nagpa-check ako sa OB ko. Sa... Kailangan daw mag-bed rest. Okay. Tapos, pag-uwi ko ng probinsya, nagpahinga talaga ako. And then, nagpa-check up ako sa veterinarian ko. Okay naman siya pala. Hindi, umuwi ako ng probinsya kasi nag-relax talaga ako. Kasi before talaga ako pumasok ng PBB, naka-plan na talaga na umuwi ako ng probinsya para mag... Pahinga na lang muna showbiz kasi nga dahil pandemic, pero lockdown, tsaka hindi naman ganun kalaki yung kita sa showbiz kasi nga limited lang yung kita, tapos pili pa, hindi naman ako maganda para laging piliin. Kaya umuwi ako ng probinsya para mag-pursue sa aking vlog doon. Tapos biglang PBB called me, ganun. So, kaya napasok ako. Tapos after nun, dahil sa mga nangyari nga, medyo traumatized yung mga nangyari sa akin, tapos kagagawan kong kamaritisan. Umuwi ako ng probinsya, nagpa-refresh ako doon. And then yun, ito na yung glow up. Ito na yun. Wow. At worth it naman talaga yung pagpapa-fresh mo doon. Kasi tingnan mo, oh, yun nga, glowing. Glass skin. Mas fresh ka pa sa mga picture na ito. Oo, glass skin ka, oh. Anong secret Korean mo? Korean yarn. Broken glass. Pero wait, ano yung unang reaction mo nung nakakuha ka ng tawag at sinabi sa'yo na may pagkakataong kang bumalik? It was really a very small thing lang talaga yung reaction ko kasi I expected so much. Wow! Wow! Kasi may GC kami ni Kuya. Charel! I love it. Sali niyo naman kami dyan sa GC na yan. Oo nga. Wala nga akong idea na mapasok pa ako kasi nga hindi naman talaga ako top 5 unang. Top 5 ako pero nandun ako sa pinaka-last, di ba? Number 5 ako. So kung meron mang wildcard mangyayari, hindi ko na inasahan kasi andyan pa si Samantha tsaka si Madam Inuch. Tsaka iniisip ko, bakit pa ako papasok? Eh, di ba, parang ang pangit na ng image ko, ng ugali ko na pinakita ko sa loob. So baka masira yung PBB because of me. And then I know wala na rin susuporta sa akin. And then nagpahinga na nga ako showbiz. Pero nung tinawagan ako, sabi ko, bahala na. At first, tinanggihan ko talaga kasi ayaw ko talaga. Kasi na-post na nga, kumalat na sa showbiz na talaga na nag-quit na ako showbiz kasi gasto ganun-ganun. Pero binigay ko yung chance ko, humingi ako ng sign na
pag tinawagan ako ulit, igugo ko kasi baka yun yung time ng redemption. Wow. Yeah. Yes. Pero ito, ito lang masasabi ko sa'yo, Brenda. Sa'yo ko natutunan na kung para sa'yo, para sa'yo. Nag-intay ka ng 10 taon para makapasok. At ito nga, nagbabalik ka sa pangalawang pagkakataon because para sa'yo ito. And hopefully, this time, ito na talaga ang moment mo. Kaya naman ang question ni partner para sa'yo ay... May dapat ka bang patunayan sa loob sa pagbabalik ni Brenda sa loob ng bahay ni Kuya? My God. Thank you for the wonderful question. I think I deserve to be on the last spot. Don't say that. Wala na ako. Feeling ko wala na akong kailangan patunayan. Kasi sa loob, at alam naman talaga, open book na naman talaga ang buhay ko, nagbablog ako. Kilalang-kilala nila ako. Wala naman na talaga ako tinago sa loob eh. Kung baga kung papatunayan, task laman yung kailangan patunayan para mapasok ka. Unang-una yung task, eh, hindi naman natin nahawak yung ano, hindi man araw-araw Pasko. So, nung pumasok ko, before, talaga pinatunayan ko naman talaga na pagdating sa task, hindi talaga ako nagpapabali ng leeg talaga. So, lalaban talaga ako. So, kung yun ang patunay na, hindi ko, wala na akong kailangan patunayan pa kasi this is who I am. Sila na lang talaga mag-adjust kung ano at kung sino ako kasi kung ako mag-adjust para sa kanila, ang dami nila hindi ko alam. So, totoo naman yan din. Kasi kung ito talaga ako ito talaga ako. Kumbaga, kung hindi maganda yung pinakita ko, kung masama yung ugali ko, and then bahala sila kung gagayahin lang o hindi. Kung mali, hindi, huwag nilang gayahin kasi mali yun. Turo nila sa mga bata na mali yung ginagawa ko. Pero pag maganda yung pinakita ko, and then go, gayahin nyo. So wala na akong kailangan patunayan kasi ito talaga ako. Pinalaki ako ng magulong ko na ganito, lumaki akong ganito, sinilang akong ganito, mamamatay akong ganito. So wala akong kailangan i-adjust, wala akong kailangan patunayan. Tanggapin na lang nila kung ano, kung sino ako. Kasi hindi naman ako criminal na pumatay ng kung ano, wala man ako inaapakang tao. Minsan lang talaga may mga marites moment, pero that's part of our life. Actually, hindi lahat naman tayo ay may ganun tayo mga marites moment, friend. Oo. Kahit na magkapamilya, magkakapatid, magnanay, magkapitbahay, chichismis natin eh. May mga misunderstanding eh. Ang pagkakamali ko lang, nagchichismis ako na may lapel. Kaysa susunod, magbalik. On national television. Oo. Huwag kang mag-alala, Brenda, kasi nung season din namin, nag-chismis din naman ako eh. Napanood din naman yun eh. And I got in trouble for it, but you know, alam mo, normal lang yun. Yung mga hindi nagmamalita sa ka-chismis, nagsisinungaling sila. Kaya nga, ako na kung gagawin pagpasok sa bahay ni Kuya, I will read the Bible, mag-i-stay na lang ako doon sa my Bible. Hindi ako makikita-chismis. Sa Bible tsaka sa rule book. Oh, ito na, Brenda, bago tayo magtapos, gusto ko lang malaman din. Sa tingin mo, ano ang edge mo sa top 2 ng adults na si Nathan at si Isabel? Siguro yung edge ko is 33 and then... yung edge ko, hindi ko alam yung mga strategy nila eh. Kasi siguro yung edge ko na lang talaga din siguro is alam lahat naman siguro may iba naman talaga... Si Isabel is lumaki talagang mayaman. At si Nathan naman, piloto, so ibig sabihin mayaman. Yung age ko sa kanila is yung pagiging lumaki sa hirap, na lahat kaya ko talaga makipagbardagulan, balian ng katawan, na kahit butas ng karayong papasukin ko. Doon na lang siguro yung age ko, na wala akong kinikilingan, wala akong tinatanggihan, wala naman akong operasyon sa katawan, so go lang hanggat kaya kong kunin yung HO8 na yan, babaliin ko silang lahat. Ito, so, feeling ko mas masasagot mo to eh. Ano naman ang edge mo kay Samantha at kay Angie? Ay, yung ligo. Kasi mamabaho talaga sila kasi sila naliligo. Oh my God! Naliligo sila pero katawan lang yung buhok, hindi. So, hindi talaga beauty queen lang sila, maganda lang yan sila. It's all oh yung edge ko kay Samantha at kay Angie, intent pareho silang sabaw. Maybe that weather here is nice because sila naligo daw. I'm gonna try that. Yeah, don't shower like with hair. What? Don't shower with hair. Don't shower your hair. Okay. Pero teka. Okay. Sa lahat naman, ito, question ko, Brenda. Okay, anong big winner quality ang taglay mo na magdadala sa'yo sa dulo? Para sa akin kasi, ito, ang Pinoy Big Brother ay teleserye ng totoong buhay. At pinakita ko kung ano yung totoong buhay ko. Kung naging masama ako sa paningin ng tao, nagpakatotoo ako. Kaysa naman sa nagpaka-plastic ako or nagpaka-play safe ako para naman mapasok ako sa dulo, di ba?
yung pagpapakatotoo ko na sinasabi ng mga tao na hindi ako nagpakatao. Nagpakatao naman ako, hindi naman ako pumatay sa loob eh. Wala naman akong inapakang tao sa loob. Chismis lang naman yun. Nagpakatao ako, nagpakatotoo ako. Ngayon may nagalit sa akin. And then that's the risk. Yun yung consequences na pinakita kong papakatotoo na kung saan nagalit sila sa akin. Pero pinakitunayan ko pa rin na nandun ako sa dulo kasi at the same time lumaban pa rin ako sa task. Ako pa rin number one sa task. So lahat naman pinatunayan ko talaga. So siguro yung qualities na yun is yung all out. Yung walang in-hold back, wala, all out ako. Bahala kayo dyan kung anong pagawin sa akin. Yeah. No filter siya. Brand damage 2.0. Mm-hmm. Ito naman. So, bago tayo magtapos, ano ang message mo sa lahat ng iyong supporters? Sa lahat ng mga supporters ko, to my Sprikitik family, salamat, salamat. Kasi alam ko, ang daming na nakita sa loob ng bahay ni Kuyan na alam kong nagsabi na na-disappoint ang lahat sa akin. Pero still, andun pa rin kayo, binigyan niyo ako ng chance kasi alam niyo, kilala niyo ako na ganun talaga ako. At mas pinili niyong intindihin at mahalin pa ako. Lalo-lalo na nung nakita niyong may changes sa akin paglabas na mas maganda pa rin palaga. Hindi ko pinigilan ang sarili ko na maging ganun pa rin pero mas binawasan ko. For the sake na kahit papaano, maintindihan na rin yung mga taong sumusuporta sa akin. Maraming maraming salamat kasi kahit tapos na yung journey ko sa PBB, umuwi ako ng probinsya. Kahit before pa ako pumasok, andyan sila hanggang ngayon. So, napakasarap kasi hindi sila humingi ng kapalit. Hindi sila nawala kahit ang dami nang nag-down sa akin, humila sa akin bababa. Kahit ang dami kong death threats, ang dami kong pangungutya, lahat, from paa, mula kuko hanggang buong anit ko. Dinown ako ng lahat, andyan sila para makipaglaban sa akin. Maraming maraming salamat kasi hindi man ako milyones ang aking supporters, hindi man ako kagaya ng ibang napakaraming fans, pero kahit bilang lang sa Delir o bilang lang ang aking followers, hanggat kayo ay totoong nagmamalasakit at sumusuporta sa akin, tinitreasure ko yun at mahal na mahal ko po kayo kasi hanggang ngayon sinusuportahan niyo po ako. At yung laban ko na to ay hindi para sa akin, wala akong pakialam manalo ako, wala akong pakialam mapasok sa Big Four. Ang laban ko na to ay para mapasaya ko lang kayo kasi request niyo yan na gusto niyo ko pag nagkaroon ako ng chance na pumasok, ipapakita ko kasi ang happiness ko ay makita kaya yung happy. So, bahala na ako na mangyari. Thank you so much for all your support. Oh my gosh. And pinapasaya mo talaga kami. Sana talaga magtuloy-tuloy ka dyan, Brenda. Brenda! Good luck at sana makadaan ka dito sa bahay. Wait, hindi. Ang question. Yes. Ito. Last question. Yes or no? Babalik ka ba sa bahay ni Kumu? Actually, kahit hindi ako mabalik, nanonood ako sa inyo lagi. Okay. Oh, bumalik ka na dito. Mas gusto ka na lang ako sa matagal. Yes. Hanggang sa internet connection after PBB, pag huwag naman masyadong soon, makikipagkulitan ako sa inyo kasi ay na siya. Perfect. Si Ate Say, dinadaan-daanan lang ako niyan dati sa V. Oh, kung saan man yun, for sure. Ay, sabi niya daw ano, nakita niya kami ni Becky Mon, eh kakapost ko lang nung throwback today, tapos si Becky Mon nakakapost, ako hindi, ako wala talaga ako nakaalala. Nadaan-daan lang ako dati dyan sa may ano, sa may burgeran dyan sa gilid, sa may tibo. Oh, ang ngayon naman, makaka-hangout na tayo with ano, partner say. Ayan, makakalal na tayo, grabe. Yes, kaya naman, good luck sa iyong journey and for sure, nandito kami para supportahan ka sa outside world and excited kami makita ko ano pa ang mga ipapakita mong good vibes sa loob ng bahay. Thank you very much, Brenda! Thank you, Brenda! Maraming maraming salamat. Bye. Good luck! Bye! Bye! Oh my gosh, partner. Oh my God. Inanood siya sa atin. So, dahil diyan, meron tayong episode. Isang buong episode siya lang. Oh my God! Ganun mo malaman yung kanina. It was so funny talaga. Hindi ko talaga maalala. Pero lagi daw siyang nandun kasi may show kami dati sa Viva. Tapos ano? Nakita ka nga yung may mga knock-knock jokes ka pa dyan. Partner, pag nagkita ulit tayo in person, bibigyan ka ta ng maraming jokes ko. At feeling ko ay napapadance ng ating mga komunizens sa ating next guest. Kaya ipakilala mo na, partner. Oh, ito na. Okay, ang next guest natin. Nako, grabe. Ay isa sa inaabangan din na bumalik sa loob ng bahay ni Kuya. Kamustahin natin ang Mama Benton Seller na Celebrity Edition, Madam Inut! Pak! Madam, ano na? Hello, Kuya Jel. Hello. Hello, Ate Say. Hi, Madam. Hi.
Madam, unang tanong ko sa iyo. Kamusta naman ang experience mo na si Papa P talaga ha? Agad-agad ang iyong ano, nakasama sa show. Siyempre, sobrang kilig. Diba? Hindi mo makakalain na unang hindi mo artista. Tapos unang labas mo, sasabihin sa'yo na, uy, makakasama mo si ano ha, si Papa P sa sitcom. Papa P, sino Papa P? Piolo Pascual. Eh di wow. Eh di napawawa ko siya. Ang bagay siya, kilig. Diba? Eh si Direk, si Direk Cati naman, kamusta? Natakot ka ba or parang... Si Direk Cati, una-una, syempre wala naman tayong idea dahil hindi mo naman talaga siya, ano, diba? Kumbaga, hindi mo siya nakakatrabaho sa totoong buhay. Pero nung time na, nung nandun ako sa set, pagka sumigaw siya, nakakanginig. Pero napakabait. Kasi pagka walang, pagka hindi oras ng taping, ano namin si Direk Cati, pero pag oras ng trabaho, trabaho,